guys what happened when the farmer scattered seed in the field. The farmer sleeps at night and is up and around during the day. Yet the seed keeps sprouting and growing. He doesn't understand how. It is the ground that makes the seed sprout and grow into plants that produce grain. So Marami Mahalagan Bagay in the Matajita Nantinita. In the Matajita, the seed will grow. The seed will grow. You find it and happy. You will go. Not doing it. Try it in. You sow the seed, it will produce. It will. Wala tayong nagawa na walang kabunga-bunga. Tayong lahat may bunga. We sow the seed, it will produce. We can count on it. It's good seed. It will produce. Ang pangalawang masisipan natin dito is that God is doing verse 20, even when we are not. God is doing verse 20, even when we are not. Sabi dito sa passage, the farmer sleeps at night. Sleeps. And he's up and around during the day. Ibig sabihin, ibang ginagawa eh. Not doing farming. Ibang inaasikaso. They do it at night. Ibang ginagawa in the day. Yet, the seed keeps starting and growing. Di natin ginagawa, Diyos ang gumagawa. Ano yan? So may mga tao, binahagin na natin, ayaw. Ask for supplement. Lumapit siya na siya sa atin. Sabi niya, actually, kailangan na sa Bible study niya. Mga brother, ate na ako. Noon, ayaw niya ako makuisa. Nagkago siya sa atin. Ngayon, lumapit siya sa atin. What happened? Wala kang ginawa eh. God is doing something. Ganun. Ganun ang nangyayari. So, tuloy-tuloy na yan. God is doing first planting. Even when you're not. But, the seed must be sown. It must. The seed must be sown. No seed is sown, walang bunga. The seed is sown, there will be bunga. Finally, the seed must be sown. God's kingdom is like what happens when the farmer scatters seed in the field. The seed must be scattered. Walang seed, walang to do good. Don't even talk to him. We must share the word of God when we do. It will bear fruit. We don't share, walang. We share, it will. It will. So the seed, it must be sown. And the farmer is the one to scatter the seed. The farmer is the one. Sabi ng passage, God's kingdom is like what happens when a farmer scatters seed in the field. It's the farmer. Yan ang panahin ko yun. God doesn't do it. God doesn't sow the seed. It's the farmer. In the field, it's the farmer. And in the first planting, it's us. We've got to be the ones. We are the farmers who sow the seed. So the farmer is the one who sows the seed. And how much is it going to happen? More farmers scattering the seed will produce a greater harvest. More farmers scattering the seed will produce a greater harvest. In Tayo, meron harvest. Malaki din. Ngunit, kung marami pang iba, isang tulang na field, isang farmer, ano ba na? Pero kung marami yung farmer, lalo marami yung tutubo. Ganun din sa ating first question, if we are sowing the word of God, hindi ba yun? Pero kung marami, lalo marami yung ibubuna. Sino ang iba pang maghahasig? Yun ang marami yung marami yung Bible study. Sila na, hindi lang sila ay tatanggap ang salita ng Diyos. Memorize natin sila, sila rin ang magkakasit. Kung ganoon,
Morales in Parliament? Morales in my country? Lalo Morales is a big one. So more farmers gathering the seed will produce a greater family. We've got to multiply the family at young and putting it in government. Therefore, let's open more fields. Open more fields. Starting in South Africa, God's kingdom is like what happens when a farmer starts to spend a field. Let him come farmer, let him come field. Maraming ibang fields eh. Wala pa yung sinamin. Kung bubuksan natin ang maraming fields, mas maraming nangyari. Tayo, meron tayong field. Bawat miyembro ng team, meron silang field. Ang field nila ay kanilang mga tipang na ligaw. Yung kinilista. Kaibigan. Kamag-ama. Kumare. Kumpare. Kung naanay, dating kaklase, kuki, lang yan. Every one of our members has a field. Maganda, kung imobilize natin sila, sila ay magkahasit sa kanilang field. Ganun din po, sa ating mga Bible study, bawat umaten, meron din silang field eh. Meron din silang field. Marami rin silang kilala na hindi pa nahatikan, tama ba yun? Nahatikan. Kita nahatikan. It's a whole new field. Whole new field. And what? Mobilize natin sila. Sila rin ang maghahatik sa kanilang field. Mas maraming field. Lalo na gawin mo. Lalo na. Iyan ang pwede natin gawin. Mabuti, tayo na lahat ay nagbubunod. Kung imamobilize natin ang ating mga nilo sa Bible study, magsiyaran, lalong-lalong, magbubunod tayo. Nangyayari na. Marami ng second generation. Pag bawat bisita ay magiging bagong OBS, lalo pa. Pag bawat mag-invite ay magiging Bible study leader, lalo pa. So pwedeng-pwede pa, higit pa dito. Pag ganun, sahan natin. Magpagawa ng Diyos. Ano po ba? Pwede ko ba? Kumalatang lahat?